na buhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Amin noon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maganap tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Banal na Awa. Pinasimula ni Santa Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon, ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, untong anak,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbibilhan ay ibinigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa kanilang pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan.
at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa dinakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya, at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy magkaroon kayo ng buhay
sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magalak kayo. Pakiulit, parang hindi kayo nagagalak. Pakisabi sa mga katabi, magalak ka. Ayan. Bakit po tayo magagalak? Ano po bang ipinagdiriwang natin sa linggong ito? Divine mercy, kabanal-banalang awa ng ating Panginoon. Tanong ko lang po, sino po sa atin ang nakaranas na maging pasang-awa? Hindi ho ba, bago tayo makatawid sa susunod na quarter, semester, o kaya susunod na taon sa ating eskwelahan, kailangan nating pumasa. At kung minsan hirap na hirap tayo sa ating pag-aaral, at yung ating mga guro naman kung minsan ay awang-awa naman sa atin. At para makatawid na tayo at hindi na tayo makitang muli, pinapasang-awa na tayo. At kapag nakaranas tayo ng pasang-awa, hindi ho ba lubos yung kagalakan natin? Ako ay pumasa kahit ako ay nahirapan. Kahit na sa tingin natin ay hindi tayo karapat-dapat, pero dahil sa awa, tayo ay pumasa. At sa mas malaking pagtanaw sa ating mga buhay, magandang makita kapag sinuri natin ang ating mga buhay, pagsamasamahin natin yung mga pagkakamali at pagkukulang na ating nagagawa, yung ating mga kasalanan, kung titingnan natin, hindi tayo karapat-dapat para sa kaligtasan. Pero dahil sa dakilang awa ng ating Panginoon, tayo ay pinatawad, tayo ay kinahabagan, tayo ay tinutulungan para tayo ay makapasa, makatawid mula sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Tayo ay pasang-awa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ipaalala niyo sa mga katabi ninyo, pasang-awa ka lang. Pasang-awa lamang po tayo. Kaya napakaganda na sa karanasan natin ng pagpapatawad at ng awa ng ating Panginoon, ayusin na po natin yung ating mga buhay. Tulungan natin yung ating mga sarili na tunay na makamit yung buhay na walang hanggan, na naging bunga ng pag-aalay ng Diyos ng kanyang buhay, para hindi masayang yung awa at habag ng Diyos para sa ating lahat. Patuloy po nating alalahanin na tayo ay pasang-awa sa harapan ng Diyos. Kaya nawa, patuloy tayong magsumikap para matanggap ang buhay na walang hanggan na kanyang inihanda para sa ating lahat. At ngayon pong linggo, sa ating pagdiriwang ng dakilang awa ng Panginoon, magandang balikan po natin yung sa Ebanghelyo. Pagkapakita po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, ano pong pinakita ng ating Panginoon? Yung kanyang mga sugat. Buti na lang po hindi tayo katulad ng ating Panginoon. Kasi po kung katulad tayo ng ating Panginoon, babalikan natin yung mga taong nang iwan sa atin, ang sasabihin natin sa kanila, nasaan kayo nung ako'y naghihirap? Nasaan kayo nung ako'y nasasaktan? Nasaan kayo nung ako'y pinapatay? Tingnan nyo itong mga sugat, kayo ang may dahilan nito. Kaya nasaan kayo nung panahon na nahihirapan ako?
Hindi po yun yung dahilan kung bakit pinapakita ni Jesus yung kanyang mga sugat. Pinapakita ni Jesus yung kanyang mga sugat bilang pagpapaalala sa mga alagad na ito yung aking dinanas ng dahil sa pagmamahal ko sa inyo. At gusto kong ipakita sa inyo na ako'y muling nabuhay para sa inyo. Para kayo naman, huwag na kayong magtago. Huwag na kayong matakot. Totoo ako, totoo ang muling pagkabuhay, at totoo ang buhay na walang hanggan sa mga taong nananampalataya at sumusunod sa akin. At dahil sa karanasan na iyon ng mga apostol, sila ay nagkaroon ng lakas ng loob. Sila ay nabuhay ding muli dahil sila rin ay nakaranas ng kamatayan nung nawala yung ating Panginoon. Ano pong napakahalagang pinapaalala sa atin ng tagpong iyon? Na yung ating Panginoong Jesus Nazareno, kahit na sa mga saradong pintuan, kahit na sa mga saradong puso, patuloy siyang dadating at dadalhin yung kanyang pagmamahal at pag-ibig upang tayo ay ibalik sa kanya, upang tayo ay isaayos muli. Kaya nawa, kapag nakapasok yung Panginoon, kahit na sa mga sarado nating mga puso, tayo nawa ay magpalambot ng puso at magpahubog sa kanya upang tayo ay maging katulad niya sa mundong ito. May gusto pa po kong ituro sa inyong salita. Pakisabi po ng sabay-sabay, Ayeka. Pakiulit po, Ayeka. Alam niyo po yung ibig sabihin noon? Hindi po. Dati rin po hindi ko alam. Ang ibig po sabihin ng Ayeka, ito ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin, Where are you? Pakiulit po. Where are you? Nasaan kayo? Kailan po sinabi ng Diyos ito? Sinabi ng Diyos ito nung nagkasala yung unang mga tao, sila Adan at Eva. Alam naman po natin kung ano yung ginawa nila nung nagkasala sila. Matapos silang magkasala, parang sila yung mga alagad. Anong ginawa nila? Nagtago. Natakot sila. Pero anong tanong ng Diyos sa kanila? Nasaan kayo? Isang paalala na kapag tayo ay nagkakasala at nawawala, hinahanap tayo ng Panginoon. Hinahanap tayo hindi para pagalitan tayo at para itapoy tayo. Hinahanap tayo para itama yung ating mga pagkakamali at para tayo ay ibalik sa Kanya. Kaya patuloy na dadating yung Panginoon para itama at isaayos yung ating mga buhay. Para tayo ay ibalik muli sa Kanya. Hinahanap tayo ng Panginoon. Tinatama tayo ng Panginoon kapag tayo ay nagkakamali. Kaya nawa, magpakita rin tayo sa Kanya. At yung ikatlo pong gusto kong bigyang pansin sa ating Ebanghelyo, nung unang nagpakita yung ating Panginoon, sino pong alagad yung wala? Si Tomas. Si Tomas ay wala. At nung bumalik siya, ibinalita sa kanya ng iba niyang mga kasamahang alagad, muling nabuhay yung ating Panginoon. At anong tugon niya? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita siya ng harapan. Hanggat hindi ko na ipapasok yung aking mga daliri sa kanyang mga sugat at sa kanyang tagiliran. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya nakikita. At ano pong ginawa ng Panginoon matapos ang walong araw? Nung magkakasamang muli ang mga alagad, siya ay nagpakita. Nagpakita lalo na kay Tomas. Para si Tomas maniwala na. Ano pong ipinapahayag sa atin ng tagpong iyon? Ipinapahayag po sa atin ng tagpong iyon na yung ating Panginoon, kahit mag-isa ka lang na nagdududa at nawawala, magpapakita at lalapit siya sa iyo. Kahit mag-isa ka lamang na nagdududa at nawawala. Hindi siya mag-aatubili na ikaw ay puntahan, ikaw ay lapitan, ikaw ay ibalik sa kanyang pananampalataya.
Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa ating mga buhay, dumarating yung mga pagdududa, yung mga takot, at ito yung mga dahilan kung bakit hindi natin makita at mapaniwalaan na yung Diyos ay totoo. Nawa sa mga pagkakataong iyon, magbigay tayo ng espasyo sa ating mga buhay upang makita talaga yung ating Panginoon. Magbigay ng panahon upang tunay na dumating yung ating Panginoon sa ating mga harapan upang ipaalala niya sa atin yung kanyang presensya at pagmamahal na palagi namang nararayan sa ating mga buhay. Ang Panginoon po, kahit na tayo lamang ang nawawala, patuloy tayong hahanapin. Huwag nawa tayong lumayo sa Kanya. Huwag nawa tayong tuluyang umalis sa Kanyang pamilya kapag tayo ay nasasaktan. At nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isang kwento po. Nung seminarista pa po ako, kami po ng mga kasamahan kong seminarista ay napunta po sa kulungan. Hindi po dahil may nagawa kaming kamalian. Napunta po kami sa kulungan dahil kami ay nakikipagbahaginan, Bible sharing sa mga preso. At alam po ninyo, yung isa pong presong hindi ko malilimutan, ang sabi niya sa amin isang araw, alam niyo po mga brother, pinagpapasalamat ko sa Diyos na ako ay nakulong. Bakit daw? Kasi kung hindi daw siya nakulong, ipagpapatuloy niya lang yung mga maling ginagawa niya. Kung hindi ako nakulong, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makilala pa yung ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pagbabahaginan. Hindi ako makakapagsimba ng katulad ng dito. Kung hindi ako nakulong, hindi ko malalaman kung ano yung tama na dapat kong daanan sa buhay na ito. Kung mapapansin po ninyo, sa tagpong iyon, kahit nasa kulungan siya, nasa saradong pintuan, hindi napigilan ng saradong kulungan na iyon na makapasok yung Panginoon sa kanyang buhay. At yung Panginoon na nakapasok sa kanyang buhay, nakapagdala ng magandang pagbabago sa kanyang buhay. At alam niyo po, yung nakakatawa doon, matapos ang ilang buwan, nakalayo po yung isang presong iyon. At ang hiningi niyang tulong sa amin, mga brothers, pwede niyo po ba akong tulungan na makapasok sa simbahan para makapaglingkod? Gusto ko pong maglingkod sa simbahan. Kung titingnan po natin yung karanasan ng habag ng Panginoon, yung karanasan ng pagmamahal, pagtatama, pagsasaayos ng Panginoon, ang nagiging bunga ay pusong gustong magbigay ng sarili para sa Diyos na kanyang pinapasalamatan. Nawa mga minamahal kong mga kapatid, sa ating karanasan ng dakilang awa at pag-ibig ng Diyos, matigilan nawa na natin ang ating mga kamalian. At sa ating karanasan ng pagmamahal at awa ng Diyos, matutunan natin na mag-alay ng ating mga sarili, katulad ng pag-aalay ng Diyos ng kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Kaya ang patuloy nating panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, Panginoon, patuloy mo sa aming iparanas ang iyong dakilang awa upang patuloy na maging maayos yung aming mga buhay, upang ang aming mga buhay madala sa kaligtasan at sa pamamagitan ng pagdadala mo sa amin sa kaligtasan, sa pamamagitan ng aming mga buhay, maging instrumento kami ng iyong awa at kaligtasan sa mundong ito, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nazareno, Alleluia. Alleluia. Ay namin na
sa dakila niyang gawa. Alleluia. Inulbol niya si Kristo. Alleluia. Ang pag-asa ng tao. Alleluia. Si Jesus Nazareno. Alleluia. Hanggang sa siya'y mamatay. Alleluia. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, nararayan palagi ang awa ng Diyos. Palagi tayong hahanapin, palagi tayong nais maisaayos, at palagi tayong nais maidala sa kaligtasan. Sa ating karanasan ng awa ng Diyos, nawa mabuksan natin yung ating mga sarili kung saan tayo nais dalhin ng ating Panginoon. Magpadala tayo tungo sa kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas.
Sa dakilang kapistahang ito, ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan, puspusinawa niya kayo ng walang kamatayan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Hesukristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Hesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sorry.